Hi guys, good morning. Magpapa-booster shot ako ngayon doon sa chemist. Doon ako magpapa-booster shot. And dahil maaga ako, naisip ko na pumunta tayo dito sa park. Dito lang naman to sa Tawid. And malapit ito sa beach. So pagkatapos ng aking booster shot, kung okay naman ang pakiramdam ko, we are going to the beach para mapakita ko sa inyo yung beach na malapit dito sa amin. So guys, nandito ako, naghihintay tayo ng ating booster shot. And pakita ko sa inyo yung chemist dito sa amin, ang ganda. Ganyan niya, para lang siyang, para din siyang gift shop. Chemist ang tawag dito sa pharmacy. And tignan niya, para din siyang gift shop, ang dami nilang mga binibenta dito. Hi! Ayun, kamidmi na daw. Oh, sorry. No, much different, eh? Beautiful. Well done. Uh-huh. Ayun guys, tignan nyo yung ano namin dito. Chemist. Pharmacy. Ayun. Parang nararamdaman ko na yung booster shot, ah. It stings a little bit. Pero okay naman. Parang hindi nila ako sinabihan na magstay. Pero magstay muna ako dito ng few minutes. Yung pati bag meron. Ayan guys, so tapos na yung aking booster shot. And I don't feel any different. Hindi naman nila ako pinagstay doon, pero nagstay pa din ako ng mga 5 minutes. So ayun guys, meron palang shop dito na gusto kong pinupuntahan pag pumupunta ako dito sa Wurim. Ito ay isang ano, para siyang op shop, pero karamihan sa mga tinda nila ay mga vintage. Minsan nakabili din ako dito ng succulents, tapos minsan nakabili din ako dito ng mga pots. So pumunta tayo, tignan natin. Puntahan na natin to kasi malapit lang to kila ma'am. Ayan na. Tignan niya. Ang specialty nila, mga antique. Ayan na. Tignan niya. May mga damit na din pala dito ngayon. Hi! Morning. Good morning. It's been a while since I've been here. Yes. Yeah. You're back? Yeah. Ayan guys, tignan natin yung mga tinda-tinda nila. Ayan yung mga antique. Sobrang daming mga anik-anik dito. Tignan natin, baka meron pala ako makuha dito na pwedeng pang ornaments, ganun. Ayan, ang dami yung mga collection siguro to ng mga iba-ibang tao. Oh my gosh. Tignan natin. Ayan yung mga pang fishing. Ayan, para siyang op shop, yung mga second hand shops. Pero karamihan dito guys ay mga antique nga. Ayan yung mga ano-ano. Hindi ako nagpaalam kung pwede bang mag-film dito. Pero nakapunta na kasi ako dito dati. Yung pati mga plastic. Ayan, dito ako pumunta kasi dito alam kong may mga halaman. Ayan, oh, meron nga. O, oh, diba meron nga? Kasi dati, nakabili na ako dito. Kaso lang, ang problema lang ngayon, kung meron ako magustuhang halaman, baka hindi ko madala kasi walang kotse. Wala akong sasakyan. Ayan, tignan natin.
O, oh, diba mga succulents? Ayan, no? Succulents. Ayan, mga collection din siguro to ng ibang tao. Hindi ko alam kung paano sila nakakuha ng mga ganito. Baka binibili nila to sa mga garage sales, ganon. Tapos, may pwesto lang sila. Ayan, no? Ano ba to? Starburst. Stress to. Ganda. Diba kahit saan may halaman? Kaso nga lang, hindi talaga ako makakabili dito dahil wala akong sasakyan. Pero bibili ako kahit na maliit na piece lang para masabi naman na may binili ako dito. Ayan guys. Sabihin niyo sa akin na kung nagugustuhan niyo yung mga content na ganito na pag may pinupuntahan ako na isasama ko kayo, ganyan. Yung pati mga garapon, binibenta nila dito. Ito, ano ba to? Parang fern, no? Ang ganda, oh. Hindi ko alam kung ano ito. Pero again, hindi natin yan maiuwi dahil wala tayong sasakyan. Siyang tindahan, pero ang daming tinda talaga. Ayan o, pati mga ganito. Medyo mas mahal lang siya sa normal na op shop kasi nga marami silang antiques. So ayan guys, madami naman maganda akong nakita, pero aalis ako na wala akong dala. Kasi nga una, walang sasakyan. Pangalawa, wala rin talaga akong nataipan sa mga nakita ko. Ganyan ako mamili guys, hindi ako yung dampot ng dampot lang. So, ayan. Naispatan ko naman tong garden na to. Ang cute, ang daming fern, no? Dito lang sa ilalim ng puno. Aba. Bet ko din yung kanilang paupuan, ang ganda ng kulay. Oh, shabby chic. May pa-garden-garden sila dito. Ayan, malapit lang to sa mother-in-law ko kung saan dati kaming nakatira. And ngayon, pupunta na tayo doon. Lalakad-lakad tayo. Guys, tignan nyo kung gaano ko ganda yung ano dito, oh. Park dito. Ang sarap! Tignan nyo, oh. Nature talaga. Nung bata pa yung anak ko, doon siya lagi naglalaro doon sa may playground na yun. Umaakyat siya doon. Hindi ko maituro kasi meron akong hawak. Pero ayan, dyan siya dati naglalaro. Ayan, dito. Hindi na ito malayo sa bahay ng mother-in-law ko. Kung tuloy-tuloy ako maglalakad, siguro mga 5 minutes, 7, mga ganun. Pero ayan, gusto ko lang kayong isama sa aking paglalakad. Ngayon ko din talaga na-realize na hindi ako pwedeng pumunta sa beach kasi nga wala akong dalang bag. Nakalimutan ko sa kakamamadali ko. Hindi ako nakapagdala ng bag. So, kung may mapulot man ako, bibit-biting ko lang. Diba? Ito guys, sa likod ng mga puno na to, tignan nyo. Ito mga kapunuan na to. Sa likod ng mga puno na yan, doon, beach na. So, ganyan kami kalapit sa tubig. K
Tignan nyo sila naglalakad. Magpipiknik tong mga to. Masarap kasi dito. Tignan nyo. Diba ganda? Ayan guys. Yung ano ko, yung way ko, dire-diretso lang. Pero ito, kung makikita nyo, papunta doon. Kasi papunta to sa beach. Tara nga, maglakad nga tayo. Punta tayo sa beach kahit mabilis lang. Kasi malapit na lang to doon. So, sisilipin lang natin yung tubig. Para makita ninyo. Ayan o, may basa na rin pala dito. Ayan o, tignan nyo, may tubig na dito. Ayan yung dagat. See? Ayan yung dagat doon. Dito may tubig na. Nagkamali ako ng nilikuan kasi malayo-layo pa pala yung ano dito, entrance. Kasi inanuhan na nila yung binakuran. 10 years ago, wala tong bakod guys. Kaya kapag tatawid kami dito, madali lang. Dire-diretso kang ganun. Dito ka dadaan. Parang may shortcut dito dati. Pero ngayon wala na kasi binakuran na nila. Okay, balik tayo sa ating quest. Quest talaga. Guys, nakikita nyo na ba yung tubig? Ayan yung beach. Tapos tignan nyo dito sa amin ang mga park dito. Meron ding mga ganito na pwede kang mag-workout talaga dito sa park. Ayan, nakikita ko dito yung tubig. Diyos ko, ang sarap. Sis Gina, shout out to Mamita Gina na mahilig sa tubig. Halika, papakita ko sa inyo. Ayan, diba? Pwede kang mag-workout dito. Tapos yun ang view mo guys. Isipin nyo, nag-workout kayo dyan. Tapos ayun ang view nyo, oh. Sobrang ganda. Hindi ko alam kung na-appreciate nyo dito sa video lang. Pero ang ganda ng view. Tapos dun sa likod, oh, sa dulo, masarap dyan siguro mag-birthday party, diba? Kasi open area lang. Walang bayad dito guys pag gumagamit ng mga ganyan. Ayan, tara, pakita ko sa inyo yung dagat. Ayun, oh, kitang-kita ko kasi dito yung tubig. Ayun, oh. Para makita nyo lang yung view. Ganda pala dito. Sobrang lapit na nito sa mother-in-law ko. Mga 5 minutes. Tignan nyo guys, oh. Diba? Ang ganda. And 10 years ago, walang bakod to na ganito guys. Kaya kapag nandito kami, pwede lang kami lumaka dire-diretso pa ganun, papunta dun sa tubig. Kaso lang ngayon, binakura na nila, pero in fairness, maganda naman kasi binakura na, nilagyan pa nila ng ganito. Ng daan talaga na pwedeng, anuhan, pwedeng lakadan, o kaya kung may scooter ka, pwede kang mag-scooter dyan. Ayan, dati kasi walang ganyan. Ang sarap ng ano dito, kahit mainit. Sobrang sarap ng hangin. Shoutout ulit, Mamita Gina, look! Sana naririnig nyo ako na mabuti kasi wala akong mic guys. But I hope you are enjoying this video na isasama ko kayo sa mga lakad-lakad ko. Ayan, ganito dito sa amin sa Brisbane. Itong literal na tinatawag na island life. Diba? Na ito na yung street. Yung street dyan pagtawid. Yan na yung street ng mother-in-law ko. So ayan, parang wala akong excuse dito na hindi ko mag-exercise. Ano? Pero dun sa amin, walang ganito dun sa amin. Kasi parang ano, residential area yun sa amin. Medyo malayo-layo kami sa beach. Mga, siguro mga 10 minutes drive. Thank you so much guys for joining me again today. I will see you next time. Please don't forget to subscribe. Bye!